So, start na tayo. Tara sa ating sasakyan. Eh, medyo, ano nga lang to, ha? Medyo palusong, no? So, dahil sa atras tayo, possible na bumant to. Dahil sa manual transmission ngayon sa akin, ano? Kung automatic yan, wala kang problema dyan. So, anong gagawin natin dyan na technique? Ay tatawag na biting point technique. Okay? So, ready na? So, lagay mo sa reverse. Hindi pa. Siguraduhin mo na kalagay sa reverse. Yes. Na. Then, huwag muna tatanggalin ng brake. Angat mo yung clutch mo. Hanggang maramdaman mo lang yung biting niya. Yan. Nag-biting na. Check mo nga. Tanggalin yung brake mo. Yes. Matras na siya. Na. So, pag gusto mo pabagalin niya, libog mo clutch mo. Baka mo. Then, libog. Stop. Brake. Na. Ulitin natin. Patakulitin. Okay, sige pa. Para maiwasang natakot sa mga ganyan, ano. Yung may sakyan sa unahan, tapos sa atras ka, hindi mo siya ma... hindi mo siya ma... mababangga, ano. Okay. Ulitin. Clutch biting. Meron na. Tanggal ang brake. Then, control lang yan sa clutch. Halimbawa, tinanggal mo ng brake, ayaw umatras, iangat mo konti yung clutch mo. Tapos, gusto mong pabagalin, lubog mo yung clutch mo. Ganyan lang ko control na. Okay? So, sige, atras tayo. Good. O, saan ngayon ay stop muna. Saan tayo pupunta pala? Saan mo gusto pumunta? Doon? Puntang Mendez o dito sa Olivares? Dito Mendez. Ano? So, pagpapunta tayo sa Mendez, ang punta ng sakin dapat saan papunta? Saan nang dapat ang punta ng punta ng punta ng sakin? Sa kanan. Oh. O, dapat ang manibala ay sa kanan din. Ano? Kaya lang, may sakin dyan sa unahan mo. So, pag kinabig mo na agad ito, possible, sasabit siya dyan. So, hindi muna siya gagalawin hanggat yung nguso ng sakyan mo hindi pa nakakalagpas sa puta nito. Okay? Pero pwede mo na rin galawin manibela mo kung lumagpas ng side mirror mo sa puta nito. Pwede mo na galawin na kahit isang ikot yan. Okay? De, pag lumagpas na konti, pwede mo sakyan mo. Okay, so gawin natin mo. So, dito ka tumingin din ha, check mo rin ito siyempre. Lagi check natin yung nasa gilid na to, no? Okay, clear? Okay, atas natin. Yun, o, dyan natin ngayon din. Okay, lubog mo clutch pag na ano, ha? Okay, ikot ka ng isa. Isang ikot. Dito ka tumingin. Okay, stop. Check mo to dito. Laging check natin. Pag wala, okay. Open mo na yung ano mo. Ito to, sagad mo na ito, manibala mo. Yan, then, atras ka bang kante, ha? Okay, ito, wala naman dito. Sige, atras. O, pwede na yan. Stop na. Then, kabi ka doon. Yan. Sige, sagad mo manibala mo. Sige. Sagad mo. Yan. Sige, sagad. Hanggang dulo. Yung first gear mo siya. Man. First gear na siya. Para pupunta ko tayo. Yan. Then, tanggal mo ng hazard. Signal ka ng kaliwa na. No? Okay. Pakawala mo ng brake mo. Go. Para tumakbo. Check mo dyan sa mirror mo, ha. Kung wala, pasok ka dito sa lane na to, ha? Yan, wala na dyan. Pasok ka sa lane na yan. Good. Diretso tayo. Doon tayo sa dulo. Tayo, iikot-ikot naman tayo ngayon dito, ano? Ikot sa ka-parking naman yung aayusin natin. Diba? Oo, yun. Sige. Diretso lang. Nakakita ka ng pedestrian lane? Within 30 meters, kailangan 20 km per hour. So dito, dapat ang takbo mo, mga 20 km per hour lang. Then check mo, kaliwat kanan ha. Baka may mga tatawid. Kasi wala naman. Ito mga bata na to. Karamdaman mo, baka tatawid sila. Okay. Stop ka muna. Yan. Sabay, ano, namatay. Bakit namatay mga kinamadan? Iyon, yung problema na. Susunod, lulubog yung clutch mo para hindi mo matay makina mo. Okay? So, pag ganito naman palusong naman, tanggalin mo na agad ang brake mo. Hindi mo na kailangan mag-biting dyan. Na, tanggalin mo na agad. Gagawa lang natin yung biting na yon, yung sa pedyo pataas. Na, pedyo pataas. Pero pag pababa ka naman, paabante ka, hindi na kailangan. Okay? So, start yun. Go. Sundan mo lang yung kalsada muna, dyan ka muna sa lane.
Oh. Then, tingnan mo yung takbo mo, ha. Dapat buwabagay sa kambyo. Yan. Good. Dahil kung anong kambyo, yun ang takbo. Kung anong takbo, yun ang kambyo. Tama, ha? Seryoso na naman yan. Medyo seryoso yan. Pero, ano, mabait yung pagtulog. Passing light, gamitin mo. Yan. Pag medyo malayo, passing light ang ginagamit. Uchot mo nga ulit, passing light. Yan naman pala. Pero, ano, kakalawangin yan. Tigil ka. Gamitin mo yung passing light. Okay. So, nag-check ka rin ng side mirror mo dapat, no? Kasi kagaya nito, pa-stop na yung sinusundan mo na yon. So, possible, maabala ka niya. So, titingin ka dito. Pag wala dito sa kaliwa, kagaya niyan, wala sa kaliwa, signal ka ng kaliwa. Ayan, pasok ka sa isang lane. Ayan, no? Ayan. Para hindi ka naabala kasi dito may lane to. O, dyan ka ulit. May pumasok na owner. Pero malayo ka naman sa kanya. Kaya ulit, kayo naman. May nakasignal na papunta dito. So, wala na. Okay na. Yung mga gumagalaw na yan, yung mga sakyan, tinitingnan mo yung mga tao, kanina tao, tinitingnan mo yung mga reaction nila. No? Okay. Signal ka nga ng kanan, ma'am. O, tingin, wala dito. Balik ka na ng game. Yan, dyan ka lang, ha. Saan ka lang signal. Mag-slow down ka po, ha. Signal ka ng kanan. Nakita mo yung bukyo na yung pumasok sa kanan. Doon tayo papasok, ha? Sige, maintain mo lang itong pasada mo muna. Hanggang sa tumapat yung side mirror mo sa kanto, syempre. Di ba? Pinaractice natin kapon yan. Okay, slow down ka lang. So, dito pala, piniprepare mo na yung sakyan mo. Yan. Pag yan pa full stop na, sige, ganti pa. Tapat na side mirror. O, ikot ka ng isa. Up. Namatay yung sakyan. Ay, hindi ba namatay? Namatay pala yung takbo. So, dapat niyang continuous. Okay, so pwede naman. Wala pang side mirror mo, ha. Tanggal ang brake mo. Then, ikot ka ng isa. Then, full turn. Go. Okay. Then, balik. One. Mamaya pa yung isa. Then, two. Then, position mo yung sakyan mo. Ayun. Okay, go. Yan. Tinan mo yung side mirror mo kung sasabit dyan sa kasalubong mo sakyan. Dito pa lang, tinitingnan mo na kagad. Habang lumalapit ka sa kanya, yung side mirror mo, tinan mo kung pasabit sa kanya. Pag hindi naman, diretso ka lang, no? Pag lumalapit, layo mo konti. Pag lumalayo, lapit mo konti. Para hindi dikit mo, para hindi ka nasiksik sa kabilang area, no? So, both side mirror, pwede sa kaliwa, pwede sa kanan. Titingnan mo lagi sila. No, kagaya nito, ito nasa kanan mo, sasabit pa dito sa damo. Ito sa mga, ayan, no? Mga damo-damo na yan, ilalayo mo siya ng konti. May kasalubong ka ulit. So dito pa lang, sinaset up mo na kagad yung sasakyan mo kung pasabit niya sa kasalubong mo. Yan, tinan mo yung side mirror mo. Okay? Isa pang palatandaan dyan, ma'am, yung guhit. Yung guhit na yan, kailangan hindi mo siya sinasagasaan. Yung guhit na yan. Yan. Safe na safe ngayon pag ganyan yung distansya mo sa kanya. Ano? Yan. Slow down ka. At may naglalakad. No? So di ka rin maka-overtake. May mga motor. Ano? Okay ngayon, pwede kang mag-ano kagad. Yan. Diretso lang mama. Yan. Tignan mo yung gulong nila, wala sana sa guhit. Di sa loob ng guhit. Hala. So kaya ikaw, ganun din ang gagawin mo. Huwag ka lalagpas doon. Pero huwag ka masyadong luluwag yan. Kasi dito kasi siksik sa kanan. Kaya ma-maintain mo yung distansya mo sa kanya. Pwede ka rin sumilip sa side mirror mo kung medyo napapalayo ka sa guhit na yan. Pero mas maganda sanayin mo dito sa unahan yung mata mo na nakikita mo na kagad kung napapadikit ka doon sa guhit na yan or napapalayo ka. Na? Yan, umitin mo na. Seryoso ba siya? Seryoso si ma'am. O, di ba? Enjoy mo lang pag drive. No? Ang may stress sa driving at ini-enjoy. Ayan.